Ikadalawamputdalawang kabanata. Ang balak laban kay Jesus. Nalalapit na ang pista ng tinapay na walang lebadura na tinatawag na Paskwa. Ang mga punong saserdote at mga eskriba ay naghahanap ng mainam na paraan para mailigpit si Jesus sapagkat natatakot sila sa mga tao. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iskariote, isa sa 12. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng bantay sa templo kung paano niyang maipagkakanulo sa kanila si Jesus. Natuwa sila sa kanilang pag-uusap at pinangakuan ng salapi si Judas. Sumang-ayon ito at mula noo'y humanap na ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus ng di namamalaya ng mga tao. Paghahanda para sa hapunang Pampaskwa. Dumating ang pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan at ang sabi sa kanila, "Paroon kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang Pampaskwa." "Saan po ninyo ibig na maghanda kami?" tanong nila. Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa kasalo ang kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahandang kagamitan. Doon kayo maghanda." Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Ang pagtatatag ng banal na hapunan. Nang dumating na ang oras, tumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol at sinabi niya sa kanila, "Malaon ko ng inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwang ito bago ako magpata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." At tumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, tinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Ang pagtatalo tungkol sa kadakilaan. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag na mga tagatangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata at ang namumuno'y tagapaglingkod.
Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng Kaharian, gayon din naman, pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angka ng Israel. Paunang sinabi ang pagtatwa ni Pedro. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, ani Jesus, tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlo mo akong itatatwa. Lukputan, supot at tabak. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. At sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan, tugon niya. Ang pananalangin ni Jesus. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nang nalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumintig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Narat na niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang pagtakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananagana po kami. At tinaganga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya.
Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw, nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon, at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani. Itinatwa ni Pedro si Jesus. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro naman nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmas ng mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito, sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi, sagot niya. Ni hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito. Isa ka rin sa kanila, ano? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na isang oras, ay giniit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalaala nito ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlumo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Nilibak at hinampas si Jesus. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinanong, "Sige, hulaon mo nga. Sino ang humampas sa iyo?" At kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanhedrin at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. "Sabihin mo sa amin," wika nila, "ikaw ba ang Mesiyas?" Sumagot siya, "Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala at kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos." "Ibig mong sabihin ikaw ang anak ng Diyos?" tanong ng lahat. "Kayo na rin ang nagsasabing ako nga," tugon niya. Sinabi nila, "Ano pang patutuo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig."